agitație jeep. Tricycle FX, pasta masiki. Alege internet, plasa carinderia. Energy FM, nagbibigay sa ya. Tama. Bagong sabihin radyo, sa piling mo 106.7 Energy FM. Energy. Simple lang sa isang pihit, sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bayo, Christina, kontre, taxi, a jeep. Tricycle FX, bus na masikip. Palagay internet, plaza, karinderia. Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Bagong sabihin radyo, sabihin mo 106.7 Energy. Energy FM. Energy. Hi, Panga. Ang sabihin radyo, sabihin mo. Good morning to everyone! Hello, hello sa lahat ng mga nakaabang na, sa lahat ng mga nasa biyahe na sa oras na ito, sa lahat ng mga nata-traffic, sa lahat ng mga nagugutom, ano pa ba? Sa lahat ng tao sa mundo. May ganun talaga, no? Sa lahat ng tao sa mundo, hindi ko kinakaya. Anyways, ayun na nga, live na rin po tayo ngayon. Hanapin mo lang sa Facebook ang Energy FM 106.7. I-like mo na yan at i-share mo na yan ang bonggam-bongga. And hanapin mo na rin ang fanpage ko, DJ Kara, ayan, on Facebook. And please like and share this video. At dahil dyan, nagbabalik na naman tayo. Welcome back, Balakubak! Welcome to Hot Stories. Hello sa lahat ng viewers natin ngayong umaga. Ayan, babati muna ako ng bonggam-bongga. Hi kay Ate Leonora Fuji, kay Mafe Haber, kay Jansen, kay Mami Jocelyn, kay Linjen Orias, o Orias, di ko alam kung tayong pag-pronounce ko ha. Ayan, hello po sa inyong lahat. Hello din sa lahat ng mga Karas Warriors, Karas Little Warriors. Hello po, and sino po mababatiin ko dito? Ayan, si Jeng Jeng at si Farah, hello din sa inyo. Maraming salamat sa panunood. Sa aking bisita rin sa booth. Fresh from Bulacan. Oo. Ayan, tumawag ka na 721-2429. 721-2429. Yan po ang ating hotline kung manais kang i-share na maiinit na storya ngayong pananghalian. Ayan, may tumawag kanina, sabi ni Ate Virgie. Kara, nasan si Papa Jackson? Bakit ba ang dami naghahanap sa akin kay Papa Jackson ngayon? Tapos naalala ko, oo nga pala. Kaya pala may mga nag-PPM na hopya, hopya. Kasi nabanggit nga pala niya na every Monday mag-guest siya. Aha. Naalala ko lang din ngayon dahil ulyanin ako. Oo nga, no. Maybe promises are made to be broken? Ay! Hahantingin natin yan mamaya. Oo, ayan. Dahil dyan, ayan, tawag ka na 721-2429. At babatiin ko din si Mabel Casco, Susana, si Fanny Rico Jerez, si Mariel Aquino. May mga nagpabati pa sa akin dito, unahin ko na kayo. Ayan, si Johnson nasa school. At sa lahat ng mga kabataan sa school na nanonood, palihim, nanonood. Nakakaloka kayo, ha? Si Ate Baby Rodriguez, hello po, good morning. Kain daw tayo, te. Ayan, hello po. Team Kalat, hello din. Solid Clarice Power Rangers sa lahat ng fandom ng ano ng Carjack Butterballers, Team GK Fanatics, Team Carita, Carjack Nation, Team Carjack Solid Defenders, lahat na. Oh, Carjack Defenders Worldwide. Ethel Martinez, Monra Ganpanali, Team Monreal, Arlene Dimapilis, Jonna Batoon, Juliet De Guzman, Ate Heidi, Kim Javier, Ivy, Chris Jane Aiko at Angel Mendoza. Ayan, alam ko naman maraming sanga-sanga ang Carjack, pero lahat pa naman yan, iisa ang patutunguhan. Carjack pa rin, diba? Kasi pagmumuka pa rin namin to. So meron po tayong bagong fanpage. Ayan, gumawa ko ng fanpage kagabi. Carjack po yung pangalan. I-like nyo po yan.
i-like and share nyo po yan. So lahat, welcome po dun lahat, lahat ng grupo yan. Welcome po kayong lahat, pangkalahatan yan. Okay? So anyways, ito may caller na tayo actually. Kausapin na natin siya. Ready na siyang mag-share. Hello? Hello po, good morning po, GJ Cara. Hi, good morning. Ano pong pangalan nila? Pwede bang hindi ko sabihin yung totoong pangalan? O sige, mag-ano na lang po tayo? Mag-isip ng pangalan. John Michael po. Ano? John Michael. John na lang. John talaga. John Michael ka na naman. Kababa ko nga nung nasasakyan eh. Katatapos ko lang makinig sa inyo kanina ni Kuya Chico. Ah, talaga ba? O sige, John. Yung usapang ice candy. Ice candy. O sige, John. Ano bang mainit na isa-share mo sa amin? Isa-share ko lang yung... Kuhan ko yung 2004. Ah, oh, sige. Sa trabaho ko kasi sa... Okay, medyo mahaba. Okay. Trabaho ko kasi sa broker dito sa May Pasay. Dati. Okay. Ito, yung mga tropa ko, siyempre galing ako probinsya, wala naman ako alam sa Mindanao. Yung medyo maganda pa ang kita ko noon. Mm-hmm. Every kwan, lagi kami nagpipinta sa video okay bar. Video okay bar. Pagkatapos ng video okay bar, mga apat na video okay bar, pagkatapos pupunta kami doon sa All the Way ba yun? All the Way? Oo. Yun yung pinakalast natin. All the Way na yun. Okay. Oh, then, All the Way, ibig sabihin yung mga sumasayo na babae? Yun, parang ganyan yan, DJ Gara. Aha. Then, tapos, pagkatapos noon, uwi na kami. Pero hindi naman, kasi takot ako noon eh. Gawa saan lugar yan? Saan lugar? Paranaque po. Paranaque, okay. Takot kasi ako noon kasi galing akong probinsya. Wala pa akong experience. So wait lang ha, may jowa ka nitong time na to or single ka? May jowa ako nung kaso. Ha? May jowa ka sa probinsya, tapos nagpunta ka dun sa may All the Way? Oo. Oh, oh. Pero yung jowa ko dati, hindi naman kami, high school ko kasi jowa yun. Eh, parang hindi naman maganda yung, nung maluwas ako sa Manila, parang hindi maganda yung naging relationship namin. Tapos, pero committed ka pa rin, sana nakipag-break ka, pero maingay din. Teka lang. Hindi may ginagawa kasi dito. Oh, oh. Okay, sige. Committed ako nun, kaso nga lang, nung mga panahon yun, siyempre, nasa Manila. Ikaw naman yun sa probinsya. Tapos nung last, na may natanggap na, kasi sulat pa nun, 2004 eh. Wala pa yung cellphone. Yun ang uso nun eh, no? Penpal pa. Oh. Tapos, sumulat siya sa akin na yung girlfriend ko sa province na mag-aasawa na daw siya. Okay. Edi siyempre, wala naman akong magagawa. Parang sa akin, wala lang naman yung parang, okay na sige, di mag-asawa ka. Kasi sabi ko sa kanya, kung nung pa kasi niyan ako, nag-graduate high school ako, gusto niya ko yayain magpakasal. Okay. Sabi ko, bata pa tayo, nung ibubuhay ko sa'yo. Parang doon sa ganun, nagtampo siya. Okay. Eh, napaluwas ako naman yun. Wala. Ilan taon ka ng time na to? Graduate ng high school, siguro mga 16. 16? O bata pa? Well, maintindihan ko naman niya kung hindi kayo agad magkatuluyan. Mm-hmm. Tsaka, syempre, bata ka pa nun at ganun din siya. Hindi ka pa kayo ready mag-settle down talaga. Mm-hmm. O tapos? Eh, pero, at hindi ko naman siya na, kwan, hindi ko naman siya nagalaw. Muntik na, kaso lang, kung mga tropa ko, medyo sira ulo kasi. Okay. Eh, yung ikukwento ko, yung regarding... Sa All the Way? Sa All the Way. Pero hindi doon. Okay. Kasi, nung may pinuntahan kaming video okay bar, may ang ingay na naman, wait lang. Ano ba yan? Palagpasin natin yung ingay na yan. Dito kasi ako sa shop. Lipat ka kaya ng pwesto na hindi maririnig yan? Ay, nandito kasi ako sa opisina namin, sa shop may... Okay. O sige, tuloy natin yung kwento. Nagpupunta kayo doon. Probinsyano ka, di ba? Oo, may nahanap kasi kami babae. Ang pangalan niya is Ira. Si Ira. Pero, siyempre, table. Ang binigay sa akin si Alex. At kabusado mo ba yung pangalan, ha, in fairness? Alex. Yung palang Alex na yun, screen name lang niya. Oo, kasi alam ko sa mga ganyan, hindi magsasabi ng totoong pangalan. Oo, sige, ganun, magkakilala. Eh, maganda rin yung Alex na yun, maganda. Mm. And then, kilala, ganun. Tapos, siyempre, table, ganyan, kwan. Pero takot ako kasi, pag VIP, takot ako, baka ano bang gagawin doon kasi wala akong experience. Mm-hmm. And then, pumunta siya doon sa barracks namin. Kasi helper pa ako noon, pumunta siya sa barracks namin. Mm-hmm. Nag-inuman kami. Ibig sabihin, after nung nanood kayo doon, nagkapalitan ng number, ganon? Eh, hindi doon. Doon sa isang video okay bar. Hindi doon sa All the Way na yon. Doon sa unang video okay bar na pinuntahan namin. Yung parang table-table lang. Walang tayo-tayo. Okay. So, number, tapos, di nagpunta siya doon sa barracks namin. Siya lang mag-isa. Inanap niya ako. Then, inuman. Siyempre, mapera pa ako nung binata. Inuman. Nung malasing kami, iyaya niya ako doon sa barracks namin. Ay, yung barracks namin, siguro, pagka may mga ganun, yung barracks namin, mga ilan yun, tatlong palapag ata yun, na kanya-kanya kami. Pero pag may mga ganyong bagay, lumalabas yung mga kasama ko sa trabaho. Di sinara na namin yung pinto. First time ko yun eh. Yung sa kumbaga,
siya yung nakauna sa akin. Aha! O, tapos? Pagkatapos noon yun. Ayun na, may nangyari na sa amin. Kahit hindi pa kayo? Kahit hindi pa kami. Eh, syempre, tutuusin. At ang ingay na naman, ha? Kahit hindi pa kami, may nangyari sa akin. Tapos, hinihingi ko yung tibak niya. Ayaw niyang ibigay. Bakit mo hinihingi? Eh, na kaya. Remembrance. So, anong gusto mo? Pauwiin siya ng walang salwal, ganon? Nakapantalo naman siya. Iba ka din, eh, no? Ay, may nangyari. First time ko, hindi ako marunong eh. Hindi ko alam kung anong gagawin. Oh, kasi first time ko. Tapos, lahat ng hindi marunong, pagdating sa ganyan, nagiging marunong. Tigilan mo ako. Promise nga. Promise, hindi nga ako marunong. Kasi galing akong probinsya eh. Ah, sige na. Oh, hindi ako marunong. Tapos, nagkaroon kami ng malalim na ugnayan. Parang, nag-live-in kami. Ganyan. So at least, hindi siya naging one-night stand lang? Oo, hindi one-night. Kasi parang sobrang na-inlove ako sa kanya kasi napakaganda niya. Okay, tapos? Tapos noon, punta ko sa bahay niya. Yung bahay niya, squatter. Siya lang mag-isa nakatira. Yun, doon na nag-umpisa. Doon niya siya nagturo sa akin ng lahat. Kung paano. Ay, so may ano, may lesson pala ito? May lahat, kayo? Lahat ng mga ginagawa ng babae at lalaki. Lahat ng itinuro niya sa akin. Hanggang sa naging kami. Okay, naging tapos, kayo. Nagkaanak kami. Totoo ba? Nagkaanak kami. Ay, nakatuluyan mo siya. Hindi maganda. Wait lang, may tanong ako. Nung time na naging girlfriend mo na siya, tuloy-tuloy pa rin ba ang pagpasok niya sa trabahong gano'n na nag-all the way pa rin siya? Hindi naman siya all the way. Parang doon siya kunyari. Sexy dance? Hindi siya. Ano? Sa video okay bar lang. Walang all the way doon sa... yung kinikwento mo kanya, nagpupunta ka sa all the way, iba pa yun? Oo, yun yung pinakalas namin pagkagaling namin sa tatlong video okay. So siya sa video okay mula nakilala. So iba pa pero, yung mga nakikilala mong babae sa all the way. Nung naglilibin kami, napasok pa rin siya doon. Okay. Tapos nung nagkaanak na kami, tumigil na siya. Oo. Okay, tapos? Tapos naging tatlo. Tapos nagpakasal din na din kami. Sige. So doon na tayo sa pag-aasawa. Nagpakasal na rin kami. Okay naman, wala naman, naging smooth naman yung relationship namin. Kahit medyo mahirap, nakilala kong pamilya niya, nakilala niya yung pamilya ko. Yung pamilya ko naman, saka ito yung kinukwento ko sa iyo, may anak na dalawa sa una. May anak na sa dalawa sa una, sino? Yung kinakasama ko ngayon. So, nung naging girlfriend mo siya, alam mo na may anak siya? Alam ko na. Okay, so tanggap mo naman. Tanggap ko naman. Yung problema, kasi yung isang anak niya nga, hanggang ngayon, nasa akin pa. Okay. Tapos, then, ganoon, dahil, siyempre, sa hirap ng buhay, nag-abroad siya. Okay. Saudi. Uh-huh. Saudi, then, siyempre, parehas kayo ng harap para sa pamilya ng Saudi. And then, pagkatapos nung sa Saudi, parang madami lumabas na issue. Like ano? Parang sumama siya sa ibang lalaki, gano'n. May mga nagpo-post sa internet, may internet na nung mga... Panahon na yun. Okay. Ganun, tapos... Ano, Friendster pa ba uso nun? Hindi, kuha na Facebook na. Ano, Facebook na, okay. Then pagkatapos nun, siguro doon sa kuha, nakulong siya. Pero wala pa naman ng information. Nakulong siya ng 8 months sa Saudi. Okay lang ba malaman ko ba siya nakulong? Ay, nahuli nga sila nung parang mutawa ba yun? Kasi mahigpit kasi doon eh. Mahigpit diba? Kasi doon. Ganun. Okay, tapos? Then, ang tanong, nakauwi naman siya. Awa ng Diyos, nakauwi. Pero nung umuwi siya, marami pagbabago. Okay. Pero, doon pa rin. Yung relationship namin, doon pa rin. Kaso lang, medyo mga... minsan, medyo makuha ko eh. Nababasa ko yung conversation nung naging kuha niya. Gano'ng katagal siya sa Saudi? Ilang years? Siguro mga 1 year and 8 months. Kasi 8 months siyang nakulong eh. 1 year and 8 months? Oo. Okay. O tapos? Eh, nakikita ko yung mga conversation din na nung naging karelasyon sa Saudi. Plata niya, mahal kita, ganito. Ah, talaga? Oo. Nababasa ko yun. Pero, para sa akin, parang hindi ko siya... Kiniseryoso? Hindi ko siya kinukuha kasi sobrang mahal ko nga eh, di ba? So, anong iniisip mo pag nakakakita ka ng ganong messages? Iniisip mo may mga nagkakagusto lang sa kanya, ganon? Hindi, iba, malalim talaga yung sa conversation nila. Malalim. Yung mga nabasa mo malalim? So, ibig sabihin, aware ka na niloloko ka niya? Parang ganon. Ganon na nga. Oo. Hindi lang parang, di ba? Niloloko ka na niya. Aware lang. Sinabi mo ba sa kanya na alam mo? Hindi ko sinabi. Bakit? Kasi marunong siya, magaling siya magpa-ikot eh. Itatanggi niya yun kasi wala kang edit. So parang tinanggap mo na lang? Tinanggap mo na lang para lang wala nang sabi-sabi. Then gano'n, patuloy. Okay. Nagtrabaho siya dito, okay naman yung relationship. Then gano'n, i-share ko sa'yo kasi gusto ko lang magkwamba ng sama ng loob. Okay, sige. Yung kasi, ngayon naman, nasa Dubai siya.
Okay naman yung alis namin. Yung ilan ang anak ninyo? Tatlo. Tatlo na? Oo, ako nag-aalaga. May, okay. Tatlo na, puro okay. babae. Mm-hmm. And then, nawala na yung isyong yun. Pero sa tingin ko, meron kasi maraming lumabas sa Facebook. Hindi ko na lang pinansin. Mm-hmm. And then, diretso, nag-Dubai naman siya ngayon. Mm-hmm. Eh, yung Dubai niya, tourist visa ba? Okay. Hindi naman kwan. Then, ganun. Nung unang mga araw niya doon, okay naman. Yung mga ginagawa ng mag-asawa, video call, ganyan. Ginagawa namin. Okay. Okay naman, hanggang sa naging karoon siya ng among maganda. Ngayon na amo. Mm-hmm. Maganda. Okay naman yung salary niya. Halos lahat ng sweldo niya, pinapadala niya sa akin. Responsable naman siya, ganun. Oo, yung okay. okay naman. Ang naging problema ko, itong June lang. Ano? Itong June lang. Parang... kuwan siya, ito dito parang malaki yung pinagbago niya. Pero nung last June, nung Father's Day, binati pa niya ako. Oo. Nung happy birthday, happy Father's Day, mahal ko, I love you. Yun yung huling sabi niya sa akin ng I love you. Mm-hmm. And then, pagkatapos nun, wala na. Parang nag-chat-chat na lang siya para sa mga anak niya. Mm-hmm. Tapos na wala na yung good morning, good night. Kumbaga, malamig na siya sa'yo. Oo. Ang pinagtataka ko dun, wala naman kami pinagawa yan. Mm-hmm. Anong dahilan? Tinatanong ko siya, ano bang problema natin? May problema pa tayo? Mm-hmm. Sinisin lang niya. Hindi siya nagre-reply. Mm-hmm. Tapos, bale, parang isipin mo yung account niya, tatlo. Ang ingay naman ng background, no? May ginagawa kasi dito eh. Pwede kaya sa'yo mo stop muna? Sige. Hindi eh, yung tinatanong. Hindi, ibig sabihin ko, okay. yung account niya, tatlo. Pero ako, yung Facebook ko, kinuha pa niya yung Facebook niya. Bakit? Nagdududa ba siya sa'yo? Or may pinagsisalosan ba siya sa'yo? Parang kanyan eh. Parang, ang tawag dito, parang... dati, pero hindi naman totally parang ginawan lang niya ng issue. Friends lang, na minabasa lang siya sa Messenger. Kasi alam niya yung password siya eh. Pero uh-huh. hindi naman ako nanliligo. Hindi naman ako nambababae. Pero nakikipag-chat ka sa babae? Chat lang, pero kaibigan lang. Hindi naman yung sasabihin mo nanliligo. Paano yung definition mo ng pakikipagkaibigan sa chat sa babae? Hello, kumain ka na, musta ka na, ganun? Oo, ganun. Parang ganun. Yun lang, wala namang ibig siyang nabasa na I love you, ganyan. Oh. Pero sa tingin wait lang, may tanong ako. Sa tingin mo ba hindi siya part ng cheating pag nakikipagkaibigan ka sa ibang babae na concern ka sa kanya kung kumain na ba siya? Eh, hindi naman part of, parang mga nakakilala ko lang kasi parang pag may nakakausap akong babae, yung magaling akong makipag-usap, nagiging kaibigan ko ganyan. Kasi driver ako eh. Okay. Pero dapat, alam mo, para sa akin, mali yun ah. Yung makikipagkaibigan ka pa. Kasi hindi naman basihan yung I love you, nag-I miss you ka. Diba? The moment na makipagkaibigan ka sa ibang babae na, anong, para saan yun? Papunta saan yun? Bakit? Diba? Unless, tropa mo talaga siya ng ano, kumustahan na classmate mo siya before. Ay, kumusta na? Yun, normal yun. Pero kung ngayon mo na nakilala, tapos may asawa ka na, medyo off pa rin yun. Okay, so doon tayo punta sa problema mo nung June. Ano nangyari nung June? Itong June, hanggang sa ngayon, ibig sabihin, wala na siyang I love you, wala na siyang good morning, wala na siyang good night. Dati-dati naman, everyday, good night na mahal ko, I love you, good morning po. Parang sabi ko nga sa kanya, mahal mo pa ba ako? Oh. Ano bang problema natin? Wala siyang reply. Hindi ka nag-reply. Hindi kaya galit siya sa'yo? Eh, hindi ko alam kasi sabi ko... Siyempre, wala namang... Kung halimbawang sa babae... Wala naman, sabihin. Oh. Okay lang sana kung may magiging dahilan. Wala naman eh. Tapos, hindi ba enough na dahilan yun? Yung nakikipag-chat ka? Baka kinimkim niya yun? Nagkakuha na yun. Nagkapatawaran na kami dun eh. Okay na yun. 2017 pa yun eh. 2019 na to. Okay na yun. Wala nang problema dun. Ang problema kung last yung June. Tapos ngayon... Disyempre, ang ginagamit ko yung account ng anak kong panganay. Yun ang communication namin pag nagpapadala siya ng pera. Ang kinukuhan ko, bakit kailangan niyang i-block yung anak ko sa Messenger? Dahil ikaw yung gumagamit ng ano siguro, ng account. Ayaw ka niya makausap. Ayaw niya akong makausap. Tapos, in-unfriend niya pa ako sa Facebook. Para yun, kasi last time, may nakita kong post. Post niya talaga. Okay, sabi ko post niya na may isang teddy bear na malaking kulay. Wala na naman kayo nakalagay na I love you. So may nagbigay, parang ganon? Parang ganon. Uh-huh. Tapos, nung nakaraan, may nakita naman akong inihatid niya sa airport na lalaki. Na, tag dito, na tapos yung parang, kuha niya yung may puso pa, tapos may kiss na emoticons. Ganon. Tapos yun, nawala yung post na yun, binura niya. Tapos pag tinatanong ko, sino ba yun? Sabi niya, bakit ba? Bakit mo kailangan yung tanong? Tapos ngayon, nagtataka ako, lahat naman ng sahod niya, pinapadala niya. Tapos ngayon, may bago siyang cellphone. Na dati naman, every time na may bibiling siyang gamit, is
tawag dito, is talagang sinasabi niya sa akin kung saan galing, kung may extra income siya. Yun ang kinukuha ko. Siyempre, masakit sa akin yung bilang lalaki kasi wala naman akong ginawang masama eh. Bakit di mo siya tanungin? Yun na nga. Kung may iba ka ba? Yun nga, ang problema ko, hindi naman siya sumasagot. Sinisinisin lang niya. Siguro dapat sabihin mo sa kanya, alam mo, kung may nagugustuhan kang iba, kesa lokohin mo ko, aminin mo na lang sa akin. Uh-huh. Diba? Kasi kung mag-aanuhan tayo, kung mag-aano ako, mag-iimbento ko dito sa isip ko, kumbaga, iisipin ko, meron ka na, eh wala pa namang ano eh, kumbaga, hindi pa confirm, wala pang confirmation eh. Diba? Mas mahihirapan tayong dalawa, hahabulin kita, tapos di ka na naman magre-reply, paikot-ikot lang ang buhay nating dalawa, siguro mas maganda maging honest ka na lang sa akin, kung hindi ka na masaya sa akin, sabihin mo ng totoo, para alam ko din yung dapat kong gawin. Kasi nahihirapan din ako sa Pilipinas. Wala siyang reply sa mga ganun bagay. Baka hindi pa siya ready sabihin. Diba? Oh. Minsan kasi ganun, baka nahihirapan siya sabihin sa'yo kasi alam niya yung pwedeng mangyari. Mm-hmm. Lalo na tatlo yung anak ninyo. Oo nga. Mahirap yun, hindi yun basta-basta pwedeng itapon, diba? Oo. Hindi naman ako, yung ganun naman bagay, hindi ko kuhan. Pero if ever ba, tatanungin ko, halimbawa, may iba na siya dun. Anong gagawin mo? Eh, ano magagawa ko? Hindi naman ako po pwedeng magwala. I mean, yung mga anak mo ba, ilalayo mo ba sa kanya or what? Hindi ko naman ilalayo. Ba't ilalayo? Okay. Hindi, syempre, alam mo, kalimitang... Ayaw ko maapektuhan ng mga anak ko. Kalimitang trauma din yun ng mga babae. Mm. Lalo na pag halimbawa, nagmamahal ka na sa iba, may anak ka dun sa ex mo, di ba? Natatakot yung minsan aminin yung totoo kasi nga, alam mong may pamilya na kayo. Oo. Yun so kaya tinatanong kita, ano bang plano mo? Hindi, ang plano ko, kung gusto manggaling, wala naman ako magagawa eh. Pero in case naman, umamin lang siya, wala naman problema sa akin. Siguro dapat malaman niya yan. Oo, umamin ka lang sa akin, walang mangyayari eh. Kung bagang, talagang... tatanggapin ko na lang ng maluwag kung ayaw mo na talaga sa akin, hindi mo na ako mahal. Ito lang sa mga bata, di ba? Pero sayang, 14 years na kami. Yun nga eh, alam mo, wala talaga sa haba ng panahon yan eh. Oo, wala talaga yan sa ganyan eh. At kadalasan din ah, may mahirap din kasi kapag LDR. Mm-hmm. 'Di ba? Nasa malayo pero ginagawa ko naman yung effort ko. Tsaka sabay kayong nangarap, 'di ba? Kaya ka umalis, mga ngarap kayong pamilya pero ba't ganun ang nangyayari? Oo, hindi rin kasi natin alam yung kung ano pa yung mga kinakagalit niya sa'yo. Baka pwede mo rin siyang tanungin, may pagkukulang ba ako? May hindi ba ako nagagawa lahat sa'yo? Lahat na tinanong ko, DJ Cara, may pagkukulang. Wala ding sagot. Wala siyang sagot. Oh, okay. Tapos, na kahapon lang, sabi ko siya, okay. Nag-video call siya, tapos narinig ko kausap yung anak niya. Oh. Yung anak niya sa una, sabi niya, sabi ng nanay, ng anak niya, ganda mo ma, siyempre dalaga, siyempre masakit sa akin yan. Oo nga naman, masakit talaga yun. Diba? Oo. Alam niyo, kailangan niyo talaga mag-usap na masinsinan. Hindi, ang problema nga, ayaw niya makipag-report yun nga eh. Kailan siya uuwi? Hindi ko alam, sabi niya, 5 years pa daw siya doon. Ha? Ay naku, eh kung 5 years pa doon, tapos mag-iintay ka ng 5 years na wala ka na palang hinihintay, yun ang mahirap. Oo, yun ang mahirap. So ako, ayaw ko ba nung magulo kasi yung pamilya namin, hindi magulo. Hindi pa ba magulo ngayon? Hindi, yung other side na yung buong pamilya namin, kung sakali. Ako so if ever nahihingi siya ng tawad sa'yo, tatanggapin mo pa rin ba siya? Wala na, eh ganun talaga, eh mahal ko siya, diba? Ah, okay. So tanggap mo naman pala? Ilang beses ko na siyang napatawad sa mga ginagawa niya. Parang... Halimbawa, sabihin niya ngayon, may boyfriend ako dito. Kaya mo ba akong patawarin, tanggapin? Oo, ito magagawa ko. Wala ba kayong pinag-awayan? Wala nga, DJ. Kaya niya pinagtatawa ko. Wala kami pinag-awayan. So parang bigla na lang siya ng lamig, ganun? Oo, ganun. Bigla na lang na dati namang hindi. Alam mo, January, February, March, April, May, June. Ano, John, kausapin mo siya ng maayos. Siguro i-message mo siya ng mahaba. Ano, sabihin mo. Alam mo yung minessage kong mahaba sa kanya? Wala pa rin. Lahat na ng one, parang okay lang sa kanya. Hindi ko alam kung anong purpose niya. Pero parang nahihirapan na rin ako mag-isip, di ba? Oo, kasi mahirap mag-move on nang wala pang period. Di ba? Hindi mo alam ano ba? Mag-move on na ba ako or maghihintay pa rin ba ako sa'yo? Kasi baka mamaya uuwi ka dito, magpapakasal ka na pala sa iba. Oh, hindi naman siya pwede makasal sa iba kasi kasal. Ayaw nga pala, kasal kayo. Sorry. Oo, di ba? Yun nga, pero nag-call ako para kaya ako tumawag sa'yo. Matagal na akong nakikinig sa inyo. Kaso nga lang, minsan busy sa trabaho. Ngayon lang kami nabakante. Oh, alam mo, try your best pa rin na makapag-usap sa kanya hanggang dumating yung time na sumagot na siya sa'yo. Kasi baka kailangan mo din ng right words to say, mahinahon na salita, magandang mga words para matanggap niya, di ba? Pero yung lahat naman, DJ Cara, mahinahon. Sa pool nung naging mag kami, lahat ng pangunawa, inunawa ako sa kanya. Kahit siyang may mali ako, naghihingi ng sorry.
Ganun ako, tsaka hindi ka maniniwala, ha? Hindi naman ako gwapo, pero tama lang. Pero bukod sa kanya, wala akong ibang natikmang babae. Siya lang talaga. Okay. Oh, yun ang point ko sa kanya, parang yung mga nangyari sa akin, nagiging defense mechanism niya. Oo. Siguro ganito na lang, Kuya John. Kapag hindi pa, itry mo one last time na i-message siya or kausapin siya over the phone. Ngayon, pag wala talaga siyang sagot, hindi pa rin niya na-reply yung sinasabi mo, baka talagang hindi ka na niya mahal, baka talagang ayaw na niya, i-message mo siya na from this day on, mag-move on na ako. Pero maging parents pa rin tayo sa mga anak natin. Sana wag natin kalimutan yon. Kasi hindi ko na kaya maghintay ng sagot mo, hindi mo naman ako sinasagot kung may dapat pa ba akong hintayin or wala. Tapos kuya, mag-move on ka na. Kung talagang hindi na pwede, wala na tayong magagawa eh. Diba? So ganun na lang. Ganun na lang ang mangyayari. Okay. So may gusto ka bang sabihin sa kanya? Baka makarating sa kanya to. Hindi. Sa akin lang naman. Kung naririnig mo to, kausapin mo ko na maayos. Alam mo naman na malawak yung pangunahan ko. Maiintindihan ko kahit ano. Lahat naman inintindi ko sa'yo. So kung simula nung maging maayos. Yun lang. Sana may mabigyan na siya sa yung sagot, di ba? Kasi ang hirap ng ganyan, nag-iintay ka sa wala. Oo, kasi last, ganito nga lang naman. Last June nang nagkaroon kami ng, yun ang nakakahina na kayo. Wala kayong pinag- okay lang kung may pinagawayan kayo. Kasi alam mo, may pinanggalingan, di ba? Oo, may pinanggalingan. Parang, ano ba nangyari? Biglang gano'n. So yun na lang gawin mo, Kuya John. One last time, kausapin mo, i-message mo, mahihintayin pa ba ako or wala. Nahihirapan ako. Sabihin mo lahat ng dinaranas mo everyday, na nangungulila ako kung ano man. Kung wala talaga, ikaw na mismo ang mag-message sa kanya na, sige, hindi na kita hihintayin. Kasi alam mo kung mahal ka niyan, pag sinabi mo yun, hahabulin ka niyan eh. Oo, pero kung hindi na, tama na. Okay na yun. Eh, parang sayang din yung 14 years niyong pinagsamahan. Bakit ka manghihinayang? Isasayangin mo din yung mga another years na tatahakin nyo, na hindi naman kayo okay, hindi magsasayang lang kayo. Wala eh. Kung ayaw niya tayo magagawa. Nasa malayo pa siya. Sa akin lang kami, DJ Gara, sabihin niya ng maayos. Tanggap ko naman yan. Sana maging maayos pa rin kayong parents sa anak ninyo, kahit maghiwalay man kayo. Hindi naman ako pabayang magulang. Hindi rin naman siya pabayang magulang. O sige, salamat sa pagtawag mo ha. Sana maging okay na kayo. Kumbaga, kung ano man yung desisyon niya. Yung tag dito, ikaw pala yung number 2 na pinakamagandang DJ sa buong FM radio. Wow, may pag-ganun pa. Oo, nakita ko sa pantas eh. Nasubaybayan ko doon sa YouTube. Okay. Buti nga, wala dyan si Papa Jackson. Bakit? Ay, makuan yun eh. Ibang magsalita yun. Grabe naman siya. Barato pa lagi. Tulog pa yun kasi puyat yun eh. Tulog pa yun. Sige, salamat. Sabi mo, hay nako, may mga bagay talaga na kahit sobrang tagal na, hindi mo akalain na magtatapos din pala. Diba? Hindi natin hawak kung ano yung pwedeng mangyari in the future eh. Ang alam lang natin, yung sa ngayon, kaya hanggat andyan pa yung mga taong minamahal natin at nagmamahal sa atin, pahalagahan na lang natin sila. At dahil dyan, tumawag ka mamaya, 721-2429, 721-2429 para sa ating hot story. At dahil dyan, papaalam muna ako for now, mag-enjoy ka muna sa mga tugtugin. Magbabalik pa rin ako, ito pa rin si Kara dito sa number 106.7 Energy FM. Panggaw mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Bangga. Oh, oh, oh. Pajuchu.